yung gabi na podcast natin. I think nagiging mas busy yung guests kasi things are opening up. Mm-hmm. So gabi na sila available. Kumusta? Anong balita sa'yo? Wala naman. Galing lang. Galing kang dinner, no? Oh, galing lang sa Masil. Shout out sa Masil. Masarap. Sobrang okay kasi ano, kung naghahanap lang ng medyo ano, 'di ba? Medyo not so pricey, pero maganda yung quality. So, tapos Korean. So, doon talaga. Saan yan? So, may Pasig. Ah, sorry, Candecitas. Yeah, Pasig. Ikaw, ako, tumugtog kami nung weekend ba yun? I think it was the weekend. Yes. Vegan. Ultra combo. Wow. I have the weirdest story. So, dalawang van, Darren. Usually, it's the band in one van. So, that's me, Paolo, Buddy, and the road manager, si Anna. The other van, yung crew and equipment. That's usually the road traveling conditions for most of my band. Sandwich and Pendicab, ganun. Ilan kayo sa Ultra Combo this time? Tatlo lang. Paolo, Buddy, and I. Pero usually, ganun, para may enough space to, alam mo yun, to lounge and sleep. Pag alis ng Manila, it was midnight. Umalis kaming midnight, 1 a.m., ganun, sunduan. Marikina naman kaming tatlo eh. So, by the time nasa NLEX na, tulog na ako, di ba? Siyempre. Mahababa yung biyahe eh. Tsaka pinagod ko na yung sarili ko during the day. Nag-workout, nag-bike. Excited, of course, excited for the show. Nag-pack. Tapos mga alas 5 ng umaga, naka-ano ako, Darren, naka-hoodie, naka-beanie, para nakatakip yung mata. Para tulog na tulog, may sarili kang maliit na unan. Biglang may tumilaok na manok, pare. Okay. So weirdest, sorry, the weirdest fucking shit. In hi-fi, di ba? Tumitilaw yung manok, walang reverb in hi-fi. May manok sa van, pare. Okay. Ano nangyari? Apparently, the driver was picking up people and goods and dropping them off along the way. Kasi pandemic eh, I understand. Di ba? Parang, pag may iwasan mong mag-travel by bus or by jeep, isakay mo na lang sa, alam mong, medyo safe na environment. But this was unknown to me, to us. May sinakay pala siyang ibang tao sa kabilang van. So van na, may sinakay na dalawang manok. Tapos nagtatilaukan. Tapos naano ako, pare. So sobra mong antok. 5 a.m. Ayokong magmumulat, di ba? So I think they found a way kung anong ginawa nila. Anyway, tumigil yung tilaok. Tapos nagising, syempre nagising na ako mga 8 o'clock kami lahat, parang panaginip ba o parang may narinig akong manok kaninang a few hours ago. Totoo nga, pare, may manok sa likod, naka-box pang sabong. Hinahatid somewhere, hindi ko na rin naalala, nakatulog na rin ako nung hinatid, pero it was just in more than 30 years of touring, ngayon lang ako may nakasabay na live na manok. Pero hindi kayo nasabihan before na, uy, may dadaanan to na something? Hindi. Siguro sinabi sa road manager ko or yung driver. Pero dapat sinabihan ka kasi parang medyo manok yun. It was the weirdest thing. Pero hindi ka naman na bad trip. Okay lang. Mas natawa ako than the bad trip. Hindi naman, I mean, probinsyano naman ako. Hindi naman ako ilang sa manok, di ba? Saka 5 minutes na rin naman eh. Medyo okay na rin. Oh. And then it was a pleasant day in Vegan. Vegan is very beautiful. Tapos, borrowed bikes. Pinahiram kami. Shout out to the De Vera brothers and their friends. Hosted us. Lent us a couple of really nice bikes. Dinala kami sa beach. Umakyat kami ng hill. So, masarap yung pre-show,
instead na mag-tour ka sa city with a van, mag-tour kami by bike. Ah. Ayun. Kumusta naman yung show? Yung show. Okay. Yung show, malaki yung venue, parang sports center. In the middle of the show, syempre medyo umiinit na yung audience. They started running sa harap. Kasi nakaupo sila eh. May seats. Tapos they ran from the stands to the front. Kakagulo na. Tapos sabi ko, pinabalik ko sila. kasi pandemic pa. Malapit masyado. Hindi. Parang sabi ko, I appreciate the gesture. I love it. It's rock and roll. Pero I don't think it's safe yet. Not yet to be shoulder to shoulder. Alam mo yun. Yan yung kwento ko. Tapos, Monday to today, nagburakay kami ni Erica. Ah, talaga? Yes. Wow. Meron siyang naiwan na package from 2020. Sa airline package? Airline or... and hotel kasi kinasal si JR, di ba? Mm. So dapat pupunta siya and the cousins niya, mga balikbayan, dapat magbuburakay kaso nag-pandemic. So, mag-o-open na ang tourism natin. Yeah. Sabi niya, i-avail niya na yung 2 years niya na... Kaya bigla ang Boracay. Hmm. Kamusta naman? Wala pa masyadong tao, so solid. Ah, wow. Parang masarap dating Boracay. Parang dating Boracay. Tahimik. Saan yung stay? Sa Station 1, one of the hotels. Mm-hmm. Wow. Okay naman. At least, nakalabas na rin. Nakalabas. Bawal siyang mag-laptop. Bawal din akong mag-work. So, pareho kaming bawal mag-work. So, nag-beach lang talaga kami. As in, literally, kumain, uminom, at nag-beach. Yun. Ayan. May questions ka from the viewers. Meron. Ay, kamusta pala yung di ba yung lunch na pag-usapan natin last time na nag-iya ka dun sa t-shirt lunch. So, di ba, nalabas na yung video. Kamusta pala yung dun sa Swiss? Ano yung mga nangyari dun? Ayos naman. Dumating mga friends natin. Nalabas ko na yung video. Check it out sa YouTube. Hindi, ang last natin na pag-usapan yung sandwich. Ah, yeah. Pero naalala ko na before that, parang nag-iya ka na on the pod to come into the... Madami, akala ko walang darating, tapos paglabas ko, dumating akong 3 p.m. sa Suez. Paglabas ko, umuulan pala. So, sabay-sabay sila dumating ng 4 p.m. So, okay naman. Astig. Sige, ito na yung sa question sa atin from, well, yung last kasi na, sorry, na questions natin was from the episode kay Chi. So, we encourage you guys to comment your questions on every episode, diba? Kasi we'll be answering questions every on sa intro, like 2 or 3 na we feel are the best ones. So, yun. So, ito, from said Elric, baka sakali masama sa question and answer. Pansin ko, Sir Rames, parang parehas kayo ni Diego, maraming alam sa different genres. Napanood ko kasi yung live ng quarantine ng at the drive-in, parang sandwich din in terms of instruments. Naka-influence rin ba at the drive-in sa banda bukod sa Beastie Boys? Sa banda, I guess, sandwich bukod sa Beastie Boys o tamang hinala lang ako? Eh, thanks mga sir, all right. Definitely. Yes. Big fans of at the drive-in. Actually, the Beastie Boys, I think, signed at the drive-in in their Grand Royal label. Talaga? They signed them but they disbanded sandali lang disband sila eh. Yeah. But I'm also an even bigger fan of their naging dalawa eh. Ano yung isa? Mars Sparta. Volta. Mars Volta and Sparta. Yeah. I personally like Sparta more. But I saw Mars Volta in Hong Kong opening for the Chili Peppers. Ah. Hindi ko alam yung fact na yun. Galing. Ayan. Sige. So next question. But yes, big fans. Next question.
From Miko Angelo. Parang Michael Angelo, no? Oo nga. Question po for the next episode. What are your top three biggest what-ifs sa local slash international music industry? Like, what if hindi umalis si Blank sa Blank, or hindi namatay si Blank, or what if hindi nag-disband ang Blank? Ikaw, so, mauna. Ako, yung pinakauna ko siguro, what if hindi namatay si Francis M? Gusto ko makita yung evolution niya into kung ano man yung hip-hop. Kasi ang laki na ng hip-hop ngayon, and parang feeling ko lang, palagi siya nakakalimutan na he was the father. I'm not sure, tama ba na father or prince or something of Filipino hip-hop, diba? Parang, yeah, I think he's the godfather. Siyang, oo. Marami naman siyang kasabay, pero siya yung maraming in-innovate. Kumbaga. Saka nagpa-mainstream, made it nung, I guess for me, kasi at the time, kaya medyo you'd say overshadowed or underappreciated. Kasi naging rock era talaga eh. So, yun nga, Heads, tapos River Maya, tapos naging Wolfgang, tapos metal na eh. So parang, although nag-fuse yung rap metal. But then he was ahead of the curve for rap metal. Na, yun na nga. Ahead by 10 years, di ba? Hindi, pero yung sa akin lang sana na na-appreciate yung talagang purest form ni Francis. Kasi di ba, parang siya yung Tupac natin eh. Tupac na, I don't know, di ba? Na parang, kung hindi lang siya namatay, I guess he was ahead. He could, dati rappers didn't sing. He was one of the few rappers in the world who sang and rap. Tapos ngayon lahat sila gusto na ganun, singing and rapping. Lahat ngayon magaling na kumanta, 'di ba? Sina Kendrick, sina kahit na hindi, din na try pa rin. May auto-tune. yeah, that's I agree. Francis M. Sino pa? For me, ano pa ba? Wala pa. Ikaw naman. Ikaw muna. Medyo ano eh, nag-isip pa ako. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, masyadong maaga. And sino pa yung isa? I was thinking of somebody. Si Prince. I think may ilalabas pa si Prince eh. Masyadong maaga eh. Iniisip po nga eh, regarding sa mga ganun, parang what do you think? Okay na, paminsan kasi sinasabi ng tao na, hindi, yun na rin talaga yun eh. Hanggang doon na rin talaga siya. Parang wala nang what ifs talaga dapat, di ba? Hindi, kaya nga yun yung question. Hindi, wala lang. I'm just thinking outside the, nahihirapan kasi ako mag-isip eh. Sige. I guess mahirap mag top 3, so I guess we can end it at that. Kasi din mahirap rin eh na maka top 3, I guess. Sino yung nag-disband na sana hindi pa? Hindi kasi iniisip ko like kunwari Soundgarden. Pero baka naka yun na rin talaga yung peak ng career. Yun na yung peak ng Soundgarden, wala silang ginagawa. We'll diba? Never know. Si Borden, Linkin Park. Aga din yun. Medyo maaga, ano. I guess it's more of yung mga tao na, for yung mga iisipin mo na what if, ano pa mangyayari sa kanila. Ganun. Sige. So, yun lang yung questions natin. Intro na ba natin yung... Yes. Ikaw nag-suggest sa next guest natin, anong naisipan mo? Sige, so for me, si Ogs, one of the most talented Filipino graphic designers na nakilala ko. His work, nakilala ko siya through kay Mong sa pag naglagay siya ng few decals sa T-Rex. And then since then, I've always been following his work. So I've always been a fan of kumbaga yung putting yung Filipino culture and then mixing it with art, and then yun nga, for some reason iba talaga yung dating ng gawa niya sa akin. So
for episode 61, intro ko na siya. For episode 61, please welcome Ogs or Ogie Fontanilla. Yo. Yun. Ogs, kumusta? Peace lang. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi. Dali, Darren, meron pala akong ano. May papakita ako. Uy. Gawa ito ni Ogs. Uy, salamat. Salamat po. Huwag mo naman okay po. Para namang others. Magalang lang, magalang lang. Kumusta? Ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Iba-iba. Kung ano-ano project. Pero madalas ngayon, alaga mo na ng baby. Kasi oh. Si Miss work from home. Tapos ako sa umaga. Alaga. Tapos pag weekend, doon ako nakakagalaw ng mas marami. How old? Ano, going 10 months. Ah, hindi mo pinopost, ano? Hindi ko nakikita eh. Bihira, bihira. Congratulations. Ay, salamat. Anong pangalan? Anita Pilar. Anita Pilar. Coincidentally, wala lang, sobrang layo. Yung girlfriend ko si Erica, meron siyang bagong niece. As in, 2 days ago, Pilar din yung pangalan. Wow. Saan galing yung pangalan na Anita Pilar? Yung Anita, favorite ng misis ko si Anita Baker. So parang gusto niya talaga yun. Yung Pilar, parang, lang, parang medyo parang old soul yung dating. Old school eh, no? Oo. Tapos nagkataon, pangalan ng lola ko sa father side, Anita. So parang, okay din. Nag-work. So paano ka na, na-intro ko kasi kanina sa mga tao na, yun nga, for me, you're one of my favorite na artists and graphic designers dito sa Philippines. Well, in fact, sa, we can say sa world na rin. What got you started into drawing, designing? Ano ba? Mula nung pagkabata o nung hanggang... Yeah, when you discovered when you were young, when you discovered na, oy, parang gusto ko to seryosoin, or nung may nagawa ka. Kasi for me, like, pag nagda-drawing ka, I guess you know na, okay, maganda yung ginawa ko or hindi. Eh. Ganun lang talaga yan, di ba? So, how did you know and when did you know, or parang ganun? Simula yan nung bata ako eh. Kasi na-expose na ako. Kasi kuya ko, mahilig talaga mag-drawing. Kuya ko talaga yung nag-inspire sa akin tsaka nag- Baga nainganyo ako mag-drawing nung bata pa kami. Tapos in-enroll kami sa art school mga bata pa kami, sa mga madre. Tapos nakakatawa yung mga drawing ko na pag inahanap ko. Kasi maliit pa ako rin, mga stick figure lang, kung ano-ano lang. Eh sila seryoso yung mga drawing nila, parang super shading. Eh mga madre, parang gawin mo kung anong, kahit anong gawin mo, okay lang. So parang doon nagsimula. Tapos hanggang high school, elementary, so drawing-drawing lang, sa sketchpad, drawing. Nalala ko pa noon, parang grade 3 ako. Kasi, or grade 4, kuya ko sinahihit, nakikinig na ng Metallica. So, nagdo-drawing ako ng mga album cover ng Metallica sa pad paper ko noon. Wow. Tapos, nakita ng teacher ko, kinuha. Kasi, kuna, may mga puso na dugo, kadena, gano'n. So, parang kinuha. So, parang from there on, tuloy-tuloy hanggang high school. High school, nagdo-drawing-drawing din. Pinatotoan yung mga classmate ng henna, pentel pen, gano'n. Tapos, school yan? Ano, bale, dati sa Don Bosco sa Tarlac, doon kami nag-stay. Tapos siguro second year high school ako, medyo napabarkada, bumaba grades. Sabi ko pa, lipat na ako sa probinsya. Lumipat na ako Quezon, sa hometown ng tatay ko sa Quezon. So, doon ako graduate sa Quezon na. Saan sa Quezon? Sa Narciso. Kumbaga dulo na yun. Lampas pa ng gumaka. Malapit na sa Bicol. Malapit na. Kumbaga, pag gumaka, ito Bicol, dito sa Bakit, pabundok Peninsula. So doon na. So doon na ako nag-stay mula nung high school. Tapos, so, sorry, self-decision mo, sinabi mo na gusto mo pumunta doon? Oo, kasi naya na ako sa sarili ko para para sabi niyo. Yung ako nang baka mapariwara ng buhay ko. So, sige. Ano na ako, kasi nandun, mga lolo ko, tita ko. So, matututukan nila ako mag-aral. Parang gano'n. Galing. So, parang mature ka na rin at that time na naisip. Siguro. Baka nahiyala ako sa magulang ko. Parang gano'n.
Tapos yun, nung college, kasi wala akong plano kung anong gusto kong gawin sa college, kuya ko nun, nasa US nila, advertising. Tapos parang mag-e-entrance exam na. Kasi wala akong idea, parang wala akong balak pa. Sabi ng kuya ko, oh, gusto mag-advertising. Sabi ko, ginagawa dyan, nagdo-drawing mo palagi dyan. Oh, drawing-drawing to. Sige, yan na lang. So, nag-entrance exam ako, awa ng Diyos, dun lang ako nag-entrance exam ng college. Buti pumasa ako, kasi kung hindi, wala akong papasukan. So, architecture yung course mo? Ano, fine arts, advertising. Advertising. Kafa. Kafa, Kafa. Kafa. Pero na, labi, ano na yun, halfway ng Kafa, naging CFAD na. Naghiwalay na yung Arky sa art. So, naging CFAD na. College of Fine Arts and Design siya. Anong, sorry, anong school to? UST, sa UST. UST, UST. And then nung college, ano yung, what were your, kasi usually, di ba, before you become, well, in the sa music, parang babanda-banda ka, ganun, before you become, baga sa pro musician in the sense. So, ikaw naman, ano yung mga, what did you dabble into? What were your interests? That made you who you are, kumbaga, as an artist. Dati kasi, nung college ako, focus lang ako parang graduate, tapos magtrabaho, pumasok sa ahensya. So ganun lang, parang pasok, trabaho, barkada. Sa matapos yung 4 na taon, nakagraduate, nakahanap ng trabaho, pero wala ako pa akong exposure sa, kumbaga, sa ginagalaw akong mundo ngayon. Dati parang trabaho lang gusto kong gawin. Hanggang sa isang beses, parang nasa, siyempre, wala kang ginagawa sa opisina. Sila AirPods nun, tsaka sila AirMats nasa States. Sila na parang kailangan magtrabaho. Nagpadala sila sa akin ng libro. Parang, ano ba yun? Parang street art. Kasi street art eh. Parang, oh, okay to ah. Tapos ginawa ko. Tapos nung ginawa ko siya, print ako ng sticker sa office. Print ako, syempre, libre printer. So, print ako ng sticker. So, minsan, may malibring sticker paper pa dun. So, parang magpupuyat ka sa office, print ka ng sticker. Kakalat mo, sticker slapping ka. Hanggang sa nakilala ko yung may ibang artist, from there on, nakilala ko na sila. Doon ako na-expose sa Cubao Expo. So, kumbaga late bloomer ako. Nung college ako, wala akong pinupunta ako. Di, barkada lang, school, ganun. So, late bloomer ako, kumbaga. Pero doon, kumbaga, yun nga, namulat talaga ako sa arts na ginagalawan ko nung after college. Dati parang gusto mo na makapagtapos, ganun. Anong mga discovery mo nung college? May mga prof ka ba na... Oh, okay itong magaling magturo, medyo kakaiba. Oo naman, meron mga... sirs yan. Marami, pero pinaka, hanggang ngayon kaibigan ko si Sir Wesley Valenzuela. Siya yung nag-expose sa amin sa mga exhibit. Nung kasi batang teacher pa rin siya noon, so na-expose kami sa mga iba-ibang art sa labas. Tapos hanggang sa eventually, naging barkada ko na rin siya, naging kasama ko sa nakakatrabaho sa mga racket, pipinta, exhibit, gano'n. So, si Sir Wesley rin sa mga isang influensya ko nung college. Saan exhibit ka dinadala? Sa local exhibits o local. Sa class? Dinadala yung class, gano'n? Oo, oh, parang may show ako, gano'n. Punta kayo. Saan yung mga yun? Dati, nung mga bata kami, sa Mega Mall lang. Yung madalas, mga dati. Third floor. Oh, third floor. Puro gano'n lang yung mga exhibit nun eh. Hindi pa malakas. Expo, wala pa yung mga ibang... Sino yung mga artists na nakasindak sa'yo nung college pa? Kumbaga para, uy, pwede pala to, yung gano'n. Sino pa? Siyempre, dati nakikita mo sila. Sila Ronald Ventura, yung gano'n. Sila, narinig mo na sila Louie Cordero. So, parang, uy, gagaling itong mga to. Ah. So, parang, pero eventually, pero yung ibang nakilala kong young artist, yung pala, mas nakakasindak pa. Parang gano'n. So, sino yan? Pangalanan natin yan. Madami. Si Mark Salvatus. Yeah. Mga ngayon, mga sikat na rin. Tapos mga bata sila. Leroy. Yeah. Leroy Nu. Yung mga halos kabatch namin or younger or older ng konti. Pero parang ang galing. Nag-excel talaga. Na-mention mo kanina na gumagawa ka ng mga stickers, di ba? So ano yung mga, ano yung genre or ano yung design nun? And meron na ba nung mga signature mo? Paano nila nalaman na, oh, si Ogs to, ganun? And kailan ka naging Ogs? Or yun na ba talaga dati pa? Bale, nagsimula siya. Paano ko nakapasok sa eksena? Parang sa street art.
So para sa street art kasi para may pseudonym ka eh. So kumbaga mayroon kang alternative na alter ego. Pag alter ego kumbaga. So ako dati si Octo. So Octo. Tapos parang gawa ka ng steer. Kung ano nung design lang. Parang basically yung design ko parang drip off ni Shepard Fairey. Yung mukha ni... Si Obey. Si Obey yun. So pero imbis na Obey, Octo. Eh siya yung parang iconic nun. So, parang binootleg ko lang. Hanggang sa nag-evolve na nag-evolve. Tapos street art talaga yung unang napunta ako eksena. Hanggang nakilala ko yung mga sa Pablo, ganyan. Yung mga ibang eksena dun sa Cubao Expo. Tambay ng Cubao Expo. Tapos hanggang sa eventually nag-evolve na parang wala nang oras mag-street art. Namatay na si Octo. So nag-focus na lang kay Ogie. Doon sa ginagawa ko ngayon. Astig. So after nun, diba, you're also one of the founders of THE Clothing. Can you talk to us about yung journey mo naman in that arena? Ayan, masaya din yan. Bali, ang founder talaga yan, si Jeric tsaka si Dino. Tapos dati, nagsimula din yan dahil sa street art. May mga barkada ko, nag-graffiti, street art. So may event sila dati sa ano, sa may circle, parang skate tsaka live art. Tapos naimbitahan kami, gumawa kami kung ano-ano, nakilala ko sila. Hanggang sa nakatambay mo araw-araw sa Cubao Expo. Tapos inampo nila ako. Parang gano'n. Tara, sama ko dito. Masaya naman kami sa THC. Hanggang sa araw-araw nakatambay kami sa Cubao Expo noong mga 2000. Parang gabi-gabi after work, tambay doon kahit sino makilala mo. Tapos yun. Tapos naglalabas na ng mga release. Kung ano random release sa mga insan, binubuksan lang sa pick-up ni Dino. Nandun na. Parking lot, bentahan na. Ganun lang. Parang guerrilla trunk style lang talaga yung bentahan. Tapos, nakakuha kami ng pwesto sa Cubao Expo. Tapos, the rest is history na. So, nagtuloy-tuloy na yung THC party na every event, every month, may party. So, yun. Ano yung plan nung THC ngayon? Meron pa kayong i-release? Or ano yung status niya ngayon? Kumbaga? Paano ba? Ako kasi, parang umiwalay na ako sa THC for 2 years, 3 years na ata. So, ang nagmamanage siya lang din ni si Jeric at si Dino. Pero, tuloy-tuloy pa rin naman sila pag-release nila sa store kahit pandemic. Minsan online na rin sila nagbebenta. So, medyo, kumbaga, medyo na-busy na rin ako sa parang hindi ko na rin kaya mag-commit sa THC. Sabi ko, sige, kayo na muna. Sino mga international bukod kay Shepard Fairey? Ay, may naalala ko bigla. Nakita nyo ba yung ano, poster ni Gringo? Oh. Shepard Fairey, yeah. Ano? Parang ano, malakas lang. Parang Obey eh, ano? Oh, galing eh. Wala, naalala ko lang kasi minention mo si Shepard Fairey. Bukod si Shepard Fairey, sinong street artist na international na kilala mo? Nakilala ko or... Sorry, na paborito mo. Street artist. Madami. Kumbaga, siguro, again, nandiyan na Shepard Fairey. Tapos, iba-iba. Kapag in terms naman sa mga, para mixed media, si Space Invader. Yung bagawa siya ng mga... Si Invader. Yun. Si Invader. Nakita ko yung gawa niya dati nung... Pag nasa London. Oo, ang dami siya dun, no? Tuwang-tuwa kami ni Diego Mapa pag nakakita kami. Uy, Invader! Yung mga tiles. Solid yun. Tapos, si Neckface, syempre. Si Neckface. So, more on parang skater, trash art talaga. Tapos, dati rin, si Mike Giant. So, actually, ang dami pa. Pero, may mga nakilala kong ibang mga Asian artist naman na sikat din. Sa Singapore, si Killer Jerbil. Zero, kumbaga mga Singaporean artist. Tapos iba-iba rin si One Day, taga Malaysia. So malami di kami nakilala, nakapuntang street artist dito, mga graffiti artist na solid din. Anong theory mo? Sino talaga si Banksy? Ayun. Tatanungin ko pa lang yun actually. Tsaka may tanong ako, bakit ganun? May alter ego talaga. Tapos ganun talaga, hidden, medyo hidden yung person. Siguro kasi parang syempre pwede mo ihiwalay yung sarili mo kasi pag umabot sa point na gumawa ka ng illegal, lalo na international, pag nahuli ka, edi kaya ka nilang matrace. Okay. Parang, may illegal aspect. Oo. Kailangan mo lang ihiwalay. Pero iba, syempre, kung gusto pakita na yung mukha at parang
eh, wala naman siya ginagawa masarap. Kung mahuli, makulong, hindi bayad na lang. Pero, syempre, lalo na si Bagsy, parang pataas na pataas yung value kasi syempre di mo kilala. Pero feeling ko si Massive Attack yan eh. Ako rin. Ako rin. Ako rin, feeling ko siya si Massive Attack. Pinanood ko nga sila sa Hong Kong eh. Siya ba, siya ba? Mukha ba siya? Mas ano eh, mas tiningnan ko yung, di ba may video wall? Parang siya eh. Yung art doon, di ba? Parang, pag may signature ka, mahirap ibahin eh. Kung hindi man siya gumawa nung art nila, yung mga semi-political na words na dumadaan sa dingding. Kasi nakatayo lang sila eh. Nakatayo lang sila kumanta eh. Tsaka tumugtog eh. Walang show eh. So may light show, tsaka may wall of sound, may video graphics and all. Pero, again, possible. Pero ngayon nga, ang dami nila eh. Parang isang ano na yan eh. Collected. Napanood ko, inabutan ko yung ano niya, yung residency niya sa New York. Nagkataon lang. Yung everyday meron. Oo. Tapos madadaanan mo lang, oh my God, nakita ko to sa Instagram. Di ba yung, may ginawa lang siyang installation, may mga kalap, may mga baka na, alam mo yun yung, hindi ko naman siya hinana, pero dahil ang lit-lit lang nung New York, pag nakita mo, oh my God, di ba? Parang, Banksy. Banksy astig. Dito yung parang, bootleg na Banksy, parang daga somewhere sa may Makati ako. Pero mukha namang pero yung daga, 'di ba? Doon niya kinuha 'yun eh kay sino ba 'yan, si Leblec. Ano pa si Black Lerat. Si Black Lerat. Lerat. So doon niya rin na inspiration. Yung stenciling, 'di ba? Parang siya nauna. So sino rin yung mga 'yon, yung mga gumagawa ng 'di ba may Y dito yung sa yung may Y din. So parang ganun din yung concept. In a way. Ganun din. Parang kumbaga kami, ako, personally kaya ako rin ginawa yun kasi parang kumbaga gusto ko ng expression tapos gusto ko ikalat yung trabaho. Para lang, kumbaga isang gallery mo na yan, yung buong kalsada gallery mo na yan. Kumbaga mayroon ka na apekto na isang tao, may isang tao na tuwa, okay na yun. So parang di mo naman kailangan ng recognition. Uy, ang galing mo. Pero makukuha mo recognition eventually sa ibang artist. Parang, nakita ko yung sticker mo, nakita ko yung gawa mo dito, nakita ko yung graffiti mo dito, parang gano'n. So parang gano'n yung dati, yung parang recognition mo ako, mga hindi parang sikat ako kasi, alam mo yun, eventually, magdarating sa'yo lahat yung pag-tuloy-tuloy lang yung ginagawa mo, kumbaga sa kalsada. So, may mga street art event sa Cubao X noon eh, di ba? Dami. Pupunta ako noon eh, parang sobrang saya eh, may live stenciling, live graffiti. But meron pa ba ngayon noon? I mean, meron pa naman. Actually, ginagawa na rin siya sa mga event minsan, di ba? Mga corporation, gano'n, may live art. Kasi siguro, ano rin siya eh, parang pampasaya din. Kumbaga, para sa minapapanood kayo, instead na parang, imbis na magtugtog lang ng dyan, tugtog lang, at least sabay-sabay mangyari. May nangyayari pa rin, pero siguro dahil pandemic, wala pa. Saan galing yung ano mo? Yung paborito ko yung mga ginagawa mong Kristos eh. Saan galing yung idea na parang mga Quiapo inspired religious tsaka graffiti na napagsasama mo eh sa fashion, sa painting, sa illustration. Saan galing yun? Sa pagkain siya ba yun? O nanggaling siya sa sarili ko rin eh. Bale, kasi dati kumbaga madasalin din ako pero umabot sa point na parang naging agnostic na ako. Kasi parang yung mga taong nasa paligid mo, nagsisimba araw-araw or madasalin. Pero paglabas sa simbahan, wala. Balahura din yung ugali. So parang, ano pa yung simbahan? Kumbaga hindi ako galit sa, hindi ako satanista o kung ano man. Pero kumbaga pa naman yung, parang sana, kahit wala, kahit di ka nagsisimba, gawin mo na lang na parang, yung pakikisama mo sa tao, kung maayos, kumbaga. Tapos kumbaga kaya ginawa kong imagery si Kristo kasi parang sa jeepney art, di ba? Ginagamit siya kung saan-saan eh. Pinipinter siya sa jeepney, sa tricycle, pero parang naging siyang icon din, kumbaga, sa Recto, sa Manila, para kahit saan ka tumimikita mo yung mukha ni Kristo kasi nga, again, na doon si Nazareno. Tapos doon marami nagsisilk screen, bumago na sticker art sa jeepney. So parang naging iconic siya, okay to ah. Kasi parang, so dito ko itatranslate yung trabaho ko using si Kristo as yung parang icon for me. Parang ganun. So, mix na lang din nung araw-araw na dati kasi sa Manila pa ako. Araw-araw lalakad ka, maririnig mo yung ingay, yung ganda ng dumi, yung magandang print
pinrate ng tao, makita mo yung tatulong naglalakad na tambay, galing preso, pero ang ganda. So parang nagre-resonate sa akin lahat. So parang tinatranslate ko na lang ito sa mga bagay na ginagawa ko, sa laruan, sa painting, sa jackets, parang gano'n. Gusto ko magka-jacket balang araw. Oh, sige sir. Why not? Si Diego at si Mrs. Myrie, meron eh. Meron na sila eh. Hindi pa ako nakakapagpagawa eh. Inabot na ako ng pandemic eh. Gusto ko nga sabi. Una, nung nakita ko, hindi ko alam eh. Sige, uy, ganda nung jacket niyo ah. Uy, si Ogs to ah. Okay, okay. Kaya pala. Speaking of ano, diba, napag-usapan natin yung works ni Ogs. So I also asked Ogs Rames to prepare ano, some of the works he wants to share. So maybe he can screen share so we can show our viewers sa YouTube what we're talking about, yung mga okay. Designs that we're talking about. Yeah. And just para lang masingit lang, I also know, diba Ogs, meron ka ring, you're working with a Japanese company. Ooh. Na doon binibenta naman yung designs. Tama ba? Sa Tokyo. Yun. So, kasama ba yun sa slideshow? Or can you talk about to us more about that? Or doon na lang? Sa random mo? No? Kasi parang yung sa slideshow, parang mga random na kinumpile ko lang na trabaho. So, kung may tanong kayo, pwede kong sagutin. So, andun rin yun. Andun rin yun. Nandun din yun. Nandun ayun. Din. Pero sige, talk to us na rin about that. Bigyan mo na rin kami ng konting ano. Nangyari. Kung nag-work yun. May kaibigan ako na taga-Japan. Hindi, kaibigan ko dito si Erica. Pinakilala niya yung kaibigan niya, taga-Japan, si Justin. Parang siguro nagka-travel-travel kasi mga trabaho rin sa retail din. Tapos yun, usap-usap, kwentuhan. Nagpadala akong damit sa kanya. Parang sige, regalo lang kasi mabait naman. Tapos parang binigay niya dun sa mga Japanese friends niya na may brand, yung Unkindness nga. Tapos parang natuwa. Tapos nag-message lang sa akin na gusto magpa-commission isa lang. So parang okay, sige. Sa gaso natuwa, halos pag may collection sila, papa-illustrate sila sa akin, papa-drawing. So parang nagmukhang collection ko yung gawa nila, pero sila na bahala kung ano sa nila ilalatag. Parang gano'n, parang lahat yun parang paid lang to create for them. So may royalties, gano'n? Ah, wala naman. Parang o one time ano? Padala lang sila ng mga nagawa kong design doon, mga t-shirt. Papadala, para may copy lang ako. Galing. Kasi parang sinabi yung Unkindness. Parang ang weird ng Unkindness. So, ang ganda ng Unkindness. Hindi kayo kind. So kind ka ba o hindi? Parang pero mamabait sila. Pero kasi hilig nila sa ano eh. Jiu-jitsu eh. Mahilig sila sa jiu-jitsu. Ganun. Parang siguro doon lang yung tira-translate yung trabaho. Gusto nila siguro mukhang ano kami, masama kaming tao. Pero cute pa rin. Parang yun. Unkindness. Pakita nung ano. Oh, okay. Screen share ko lang. Sige, go. Pag may tanong kayo. Yes. We'll talk through the ano. We'll ask through the pictures. Kasi pag pakita ko nung sobrang dami, baka mahaba na yung kwentuhan. So random na lang. Sige. Yung pala okay, Darren, pag visual artist, mapapakita natin. Yun. Oo. Naisip ko kasi parang we're talking about his work para lang ma-gets nila. Ayun. Yun. Kubaw ito. X. Hindi. Bali sa ano to, sa Pablo Fort. Pablo so, Fort. Ganda. Bago mag-pandemic. So ito yun, mga... Ano pa title nito? Rat Show. Parang gano'n yung title nito. So, parang compilation ng mga trabaho ko. Tapos, nilatag ko lang sa gallery. Pero 2019. Oh, tama. Tapos, sobrang gano'n. Ano to? Ay, sandali. Sinel mo yun. Different pieces. Opo, sinel ko. Ah. Okay. Galing. Parang pinta-pinta lang sa pader para lang mapuno. So, ito naman, gumawa ko ng Nalgene. Kasi gumagawa din ako ng merch. Siyempre, freelance lang tayo. So parang, i-translate mo lang yung trabaho mo sa merchandise. Di, okay naman, masaya. Saan nila mabibili to? Ito, pinupost ko lang sa Instagram dati. Tapos, parang pre-order or minsan naka-ready na. Tapos, deliver na lang. Deliver, ganun.
paano mo pinip, ikaw nagpiprint yan o pinapaprint mo sa pinaprint supplier? Pinaprint ko sa US. Nalgin US siya eh. So parang pwede kang magpadala sa kanila ng design tapos pili, pili ka na ng layout kung anong kulay gusto mo ng bote tsaka anong cup. Tapos, So yung mga binibenta mo usually, limited edition yan. Pag na- oh, limited love. Pag na-post mo yan sa Instagram, they just have a certain type of naubos yung stocks mo, ubos na siya. Oh, wala na. Kasi parang di naman tayo kaya mag-produce ng paulit-ulit. So parang, yun. Ito, collab ko sa Strap Skate Shop sa Cebu, skate brand. Wow. Ay, tama, Cebu. So naglabas sila ng isang collection, t-shirt, caps. So yun. Binigyan lang nila, no, ikaw na bahala kung anong gusto mo. Okay, sige. So, yeah. Ito is unkindness. Ito sa mga unkindness talk, yo. T-shirt. Ito, ang ganda nito. May tanong ako, saan yung store nila? So, sa Tokyo mismo? Sa Tokyo, pero online lang. Online. Doon mo lang mabibili. Do they ship internationally? Pwede bilhin doon? I-ship naman sila internationally. Minsan ka, natutuwa ako, may nagpo-post sa mga Pinoy kasi, oh, sa kayo na po yan. Ay, pinabili ko sa kamag-anak ko galing Tokyo. Parang gano'n. Pero hindi nag-ship sa Pilipinas? Nag-ship naman sila. Nag-ship. Oo. Stig, ganda na ito. Ito, last year, taga Macau naman, na brand. Mid-Age of Dawn. Ah, Macau. Macau. Paano ka nila nahanap ng mga taga Macau? Ang nakakatuwa kasi, ito, yung isang may-ari, Pinay. Tapos doon na naka-base. Tapos parang na-refer ng mga kaibigan dito. Tapos parang, oh, Sir Ogs, gusto mong mag-design? Oh, bakit hindi? Sige, games. Magaling. Pinudos lang nila. Yung rug, ikaw rin gumawa niyan, di ba? Ito, oh, yan. Yung rug. Mabuhay. Mabuhay. Ito, in-exhibit dati sa Cubao. Ay, sa Fort din. Parang custom na jacket. Yan ang Octo, ano? Octo yung walo. Walong pang. Walo eh. Ito, pinakumission din na skateboard. Ito, sa La Union naman yung Macafest. Wow, ganda niyan. Saan to? Sa La Union, sir. Macafest noon. Ah, sa Maca, sa tabi ng Flotsam? Oo, oh, yeah, tabi ng Flotsam. Mm. Ito yun. Yung unang Macafest. Ito, exhibit din sa ano, galing. Sa Pablo. 2018 ata. Nagsama-sama ang religion and politics. Ano? Ayan, pinagsama. Medyo timely pa rin siya ngayon, so pasok pa rin. Ito naman, doble karma eh. No, pasok na pasok yun sa mga masasamang tao. Ito naman, parang isang exhibit sa Hong Kong. Parang may graffiti convention doon. Na sumama yung Pablo. Ako hindi nalang nila. So parang exhibit doon. Ito bukas rin, ba ang Pablo recent as of late? Nag-show pa rin sila. Pero sa ano lang, sa Fort. Sa Fort. Sa Cubao hindi pa. Shout out to the Pablo girls. Ito rin. Kasama nung sandali, ano yun? Saan yun? Ito yung po? Ding-ding. Yan, oo. Ito sa QC. Parang isang pader lang na abandonadong bahay. May nagsama sa aming mga tropa na magpinta. Ah, swerte naman ng pader na yun. Oh, sino yung mama? Yung caretaker ng abandoned na bahay. Ah, okay. Ganda. Galing. Bagay siya eh. Bagay siya. Ganda. Kita ko ya para... Sobrang ganda. Ito, painting din. Ganda rin ito. Anong medium na ginagamit mo sa painting? Sorry. Very, very... Clicker. Mixed media. Minsan, acrylic, halo ng silk screen, konting spray paint, pero mostly detail acrylic na. Saan ang studio mo? Dito lang sa bahay. Sa office or sa garahe, ganun. So, also, may tanong ako kasi napansin ko marami kayo iba-ibang medium eh. Meron kang graffiti, meron kang... Ganun, madali lang ba talaga i-trend? Well, I'm sure hindi. Pero it comes natural to you na, kunyari, ganitong medium. Parang same, it comes out the same kasi yung art mo regardless of
ano yung ginagawa. Kumbaga, yung style niya, nakukuha mo pa rin siya. So, paano, do you have training sa graffiti, tapos may training ka rin sa painting, ganun? Or, kung marunong ka mag-paint, kaya mo na mag-graffiti. Ganun ba siya? Pwede naman, kasi kung kunyari, kung galing ka sa painting, pero nag-graffiti ka, siguro kaya mo apply yung color theory, yung shape. Yung kung di ka pa sanay sa paghawak ng spray paint or aerosol, mahirapan ka kasi iba pa rin yung can control, yung buga ng pintura. Unless pag brush, hagod, iba. So pag ball pen, lapis, iba rin. So parang, kumbaga nasa practice na lang din kung paano mo i-apply. Kumbaga different, kumbaga di gitara ka, pero pag drum ka, iba na yan kasi iba naman yung tempo nun. Parang gano'n. Ogs, pupunta kang Quiapo para mag-research? Dati, o from kasi, memory? From memory, kasi galing. Dati, for the longest time, sa Sampaloc lang kami nakatira. Ah, malapit lang. Malapit lang. So, kahit padyakin mo lang o mag-jeep ka lang. So, nandun na. Tapos, nung nagkaasawa na, lumipat na ng Mandaluyong. Tapos, sandali, saan naman, saan galing yung Peria? May nakikita akong influence ng Peria art eh. Ah, ito sir. Oo, saan galing yan? Sa probinsya ba? Galing lang siya ta, ano? Sa buong theme nung painting kasi. Parang parang freak show. Kaya andun yung Peria. Pero may nakakapunta ka bang Peria ng kabataan mo? Oo naman. Masaya yun eh. Sa saan probinsya? Peria? Sa Quezon o sa Manila? Sa Manila na. Sa Manila na. Oo. Dati sa Lucena nung high school kami. Pag may mga, yung piyesta sa Lucena, di ba masaya doon? So parang, kung saan kami tumatambay. Oh, may Mardi Gras ang Lucena. No, hindi masaya yung Mardi Gras. Sarado yung buong ano, Quezon Abdi ba doon. Tapos lakad-lakad lang. Okay. Next. So, ito rin. Parang isang... Saan to? Parang merong spot yung mga tropa sa Laguna. Parang isang abandonadong resort. Sobrang laki. Na parang may underground pool pa. Tapos, eh, nakakapaalam yung mga kaibigan namin. So, parang, nakakapagpinta buong area kahit saan pwede ka magpinta. Kasi, abandonado eh. Pabayaran mo na ng 50 pesos. Ilan kayong tao gumawa niyan? Dito, sa buong malaking area nito, Sir James eh. Pero, siguro, pumunta kami dyan, siguro mga mahigit 50 or 40. Wow. Pero, kanya-kanya spot. Kasi, ang saya. O, pwede ka tumambay kahit saan. Pero ngayon, sarado na. Pwede. Alam ko dyan nag-shoot. Di ko alam po nag-shoot dyan sila Team Manila before. Basta abandonadong swimming pool siya eh. Ay, resort talaga. Kasi malaking resort. Sobrang laki. Ito parang mga ibang pader na lang ito na hindi na napipintahan kasi halos karamihan pintado na. Ito naman mga laruan lang na pinagtitripan ko. Ano to pinroduce? Hindi. Parang nabili ko lang si Batman sa... Bahala ng tindahan tapos bahala na si Batman. Ito nangyari nung mga panahon ng terror law sa so parang inspired lang. Ito yung sa Team Manila Independence Day 2007. So parang ipinrint nila to. Ito rin parang commission na painting sa board. Ito rin si isa pang Superman naman. Na nakabarong, ano? Man of Steel. Ito, isa sinasaan kindness sa Japan. Parang isa siyang sikat na restaurant. Eh, yung may-ari, mahilig magpa-steam bath. So, parang gusto lang i-drawing may-ari nag-i-steam bath. Ganun yung mga trip nila. Parang, di ko rin maintindihan, pero masaya naman. Ito, Manila, Binale, noong 2017. Sa may katabi dito yung San Agustin Church yata. Merlion eh. Oo. Tapos, kakolaborate dito isang artist, si Art Tavera. Siya gumawa ng mga abstract. So, akin na yung malaking Merlion. Yung sa logo ng Manila. Church yan? Yung nasa kabila? Oo, oh, ito yung simbahan. Oh. Wow. So, ito yung sa ano. Parking lot na lang siya ngayon. Diyan doon. Andiyan pa rin siya. Okay. Nandun pa rin, pero kupas na kasi nga babad na babad sa araw. Pero okay pa rin. Ito, mga ibang merch na ginawa ko. Mga personal merch lang. So,
Ogs, may so may tanong ako. We can you, if you want to show others, okay rin, pero pwede na rin tayo mag ano. Oh, sige. Minimize okay. If ano. Yeah. So yung next question ko kasi parang sobrang inspiring na nakita ko yung works mo. Yung tanong ko is ano yung tingin mo, saan papunta yung art ng art scene, I guess, if you call it that, ng Philippines, or yung kumbaga yung mga bata na artists natin, saan tayo papunta? Especially now na parang feeling ko nagiging sobrang relevant ng art eh, more than ever. San ba? Kasi sa tingin ko, mag-progress pa rin naman tayo kasi madalas pa rin naman sumali sa mga gallery sa international art shows, gano'n. Ang dami mga bata magagaling mag-exhibit, magpinta. Pero sa side ko, hindi ko alam kung saan ako. Basta stay put muna ako sa bahay habang pandemic. Ang tinatry ko ngayon is mag-NFT. So tinatry kong pumasok sa metaverse. So try muna. Wala namang mawawala. So subukan lang. So pero tuloy pa rin yung pagpipinta. Pero ako, on my end, try ko lang mag-NFT. Pero in general sa Pilipinas, siguro feeling ko kasi nung pandemic hindi naman natigil mamili yung mga collector ng paintings eh. Alam mo yun, parang may natuloy ba yung mga art show, yung mga art Manila fair. Art Fest, oo, yung may Art at the Park, natuloy sila pero kadalasan parang online ata tsaka online. Oo, meron pa rin mangyayari na Savior Art Fest pero na postpone kasi nga nagka-search this last month. So, imu-move ata. So, tuloy-tuloy pa rin. Alam ko, mga galleries ngayon, nag-show pa rin eh. Pero, ang feeling ko, angat pa rin yung art scene in terms sa visual arts or kung ano man. Okay, may question ako. Kung ako ay isang batang artist na mahilig sa art, drawing, painting, illustration, computer art, graffiti, paano ako mag-ano? Saan ang, ano ba ang tawag doon? Apprenticeship? O anong daan papunta maging professional artist as your profession? Paano maging ganun? Paano ba? Kasi may mga bata ngayon na parang, hindi ko lang nilalahat, pero may mga bata ngayon na parang sobrang believe na sarili. Parang kaya ko to, sikat ako sa social media, sikat ako dito. Pero sa akin kasi, iba pa rin yung tatahakin yung lahat ng proseso. Parang, kumbaga, masubukan mo to, makilala mo yung mga senyores mo, kung ano man, bago ka tumahak sa gusto. Pero, ano ba? Basta gawin lang nila yung gusto nila, para sa akin. Pero eventually, kasi makilala ka, mapunta ka sa tamang direksyon, mapasama ka sa tamang grupo, then eventually, feel kung mag-excel ka. Kumbaga, wag ka lang magpadala dun sa society. Dapat ito i-drawing mo, dapat ganito ipinta mo. Kasi syempre, yung art scene na puntahan mo is Cubao X. Meron pa ba ngayon? May iba pa bang eksena na ako rin, obviously, alam ko lang dati Cubao X tsaka yung sa B-side nung araw, di ba? Saan pa meron ngayon? If you were a young artist, saan katatambay? Saan maraming artist? Saan ba? Wala nga rin akong idea. Nakikita ko nila yung mga bata kung saan-saan lang din tumatambay. Pero mukhang meron naman. Pero right now, hindi ko rin alam talaga, sir, kung saan tatambay na okay. Or I mean, yung pub, kunwari sa Pablo, pupunta ba sila ganun? Or mga opening, mga... May pupunta pa rin eh, sa mga opening eh. Pero yun nga, dahil nga pandemic, so hindi ka pa rin maka full force na kung yung magpa-event or magpa-party. Kasi Pablo palagi may event dyan eh. Pag may show eh. So, sa ngayon, hindi ko rin alam. Wala akong idea. Kasi bahay lang din ako dahil nga mula nung nabuntis si Mrs. Di na rin talaga kami lumalabas. So, last question before we end the podcast. What would be your... Kasi nakita ko na, like, kunya sa ibang countries, di ba? Like for example sa music sa Korea na nurture nila yung mga talents nila. So what would be your kumbaga ano yung tingin mo, what should the Philippines or as a community, the art community, what should we do to nurture, encourage
to have more people like you come out and, you know, be a full-fledged artist na not only to call yourself a good one, but yung kumikita ka na rin talaga dun sa ginagawa mo? Yun lang ko tanong. Figuro, feeling ko supportahan lang nila, lalo yung mga malaking corporation or establishments, supportahan nila yung mga batang arts para hindi sila mawala ng loob na hindi pagpatuloy. Kasi iba parang, bibiling ko yung artwork mo kasi presyong college lang yan. Yung ganon. So parang, babaratin pa. Imbis na parang supporta mo ng tama, bayaran mo yung presyo ng tama, di, at least may engaño pa yung mga artists. Sila, karamihan ng mga batang artists nyo, parang full-time artists. So parang, walang ibang source of income. So parang might as well, supporta lang din talaga. Yeah. Last, ako naman. How can they reach you if they want to collaborate or commission you for artworks? Ano lang sir, sa Instagram lang. Doon lang ako mas active eh. Wala naman akong Facebook or kung ano man. So, walang doon na lahat. Wala kang parang agent? Hindi ba ganun? Ah, wala naman. Okay. So, they just contact you directly Ogs in Instagram. Namamansin naman ako eh. So, okay. Okay. Thank you. Thank you for your time, Ogs. Maraming salamat so much. Ingat ka. Tambay tayo soon pag nagbukas na. Pag meron kang bagong exhibit, tawagan mo lang meron ni Darren. Oy, yan. October sa Pablo Fort. So, niluluto na. Sa Pablo Fort. Sige, kailangan mong bumalik sa show. Sige, sige. Para to talk about it and then right before the launch. Oh, pwede. Sige, para masaya. Para mapag-usapan natin, di ba? Yeah. Pwede ba yun? May preview sa... Oh, pwede naman yun. Sila... Na, di ba? Pwede na, kasi hindi naman yun yung, or surprise ba sa exhibit mo lang hindi, makikita? Okay lang, kasi kung pandemic po na, let's makita nila online. So, okay. Oo. Pwede din naman after nung opening, di ba? Pag-usapan na, tapos papakita mo rin, and then we can talk about the pieces. Pwede rin. Any. Exciting. Kung patapos so, paare, pwede rin. Magawa ka ng ano, ito na yung request ko. Mag-shoot ka ng work in progress. Para mapakita mo, 'di ba? Sige, pwede. Yun sa show on the, kasi natanong na namin lahat ng tanong today. Pero yun mapapakita mo yung progress nung until it was the final artwork. Maganda, sige, no? Sige. And document ko naman lahat. So sige, maganda. Tama, 'di ba? Kesa yung full finished artwork na. Ito nagsimula. Ito medyo inulit ko pa. Tapos, 'di ba? Kasi maganda 'yun kasi hindi mo pwede gawin sa audio 'yun eh. Parang pwede din siguro. Parang anong show 'yun, Darren? Alin? Yung bini-breakdown niya yung audio, yung mga songs. Ano nga 'yan? Kalimutan. Song something expander. Song exploder. So parang art exploder. So mahirap yata sa art kasi kailangan. Hindi, maganda nga makikita mo yung progress . Oh, ito lapis pa lang. Oh, ito, 'di ba? Pwede pa. Ang labo ko na. Thank you, Ogs. Congratulations on your wife and the new baby, Pilar. Thank you. Salamat, sir. Ingat ka. See you soon. Bye-bye.